Pero time talaga na dumadaan tayo sa pagsubok. Hindi ko akalain na darami tayo sa pagsubok. Lahat naman tayo dadaan sa pagsubok. Katulad ni Job, dumaan siya sa pagsubok. Kahit tapos siya sa Panginoon. Amen. Kaya huwag tayo mawala ng pag-asa. Talaga. Oo, talaga. Yun lang ang talagang ano, makakatulong sa akin. Si Lord lang talaga. Kaya, so, and then, nag-start ako sa ano, nag-pray ako pa, Father. Kapatid, magandang umaga po at sana nasa mabuting kalagayan po kayo. At ngayong araw na ito ay kasama natin ang kapatid natin from Manila. Yes, Father. No? Yes. From Manila talaga. From Villamore Airbus, Pasay City. Ah, Pasay City. Military kasi yung Father po. So, oh, nasa camp po kami, Father. So hanggang ngayon? Opo, hanggang ngayon po. Dahil military yung tatay niya. At ilan kayo magkapatid na eh? Pito po. Pito. And then, ikaw ang pinaka? Pang-apat. Pang-apat. So, parang nasa gitna ka. Ilan kayo? Lima? Babae? Walo po kami, Father pala. Walo. Anim na babae, tapos dalawang lalaki. Dalawang lalaki. Opo. So, alphabetical arrangement dyan. Yung wow, pangalan yung api. Parang hindi malito yung father ko. isa kang ano na yun, married, tatlo yung anak mo. Yung... Yung isang kasama ko papunta rito, nagtatrabaho sa airport. Sa airport. So, pero sa airport ka nagtatrabaho, di ba? Before, no? Ngayon nag-retire na. Nag-retire. Anong trabaho mo sa airport na yun? Sa airline security. Airline security. So, lahat ng airlines yan? Opo. Hawak ng mga company so, na. So, kailan ka nag-retire? At nung ano, ito lang Father, mga, nung nag-60 ako. Ah, nag-60 ka? O, pasok, sis. Good morning. Nag-start naming mag-live. ano yung mga, ano, biktima ka ba ng ano, Nay? Opo, Father. Curse? I mean, curse kulam or? Kulam lang, Father. Ingit. Or, so, parang? Noon, hindi ako naniniwala, Father, yung mga ganyan. Pero nung naranasan ko na lumaki yung tiyan ko. Lumaki yung tiyan ko? Oo, lumaki. Matagal na yun. Tapos, lumakit ako sa albularyo. Saan sa albularyo kasi pero ba bago natin ka yung... lumapit sa albularyo dahil hindi ka naman niwala naman sa albularyo nung dati, lumapit ka sa mga doktor. Ako, sa doktor. Pero wala nang makitang findings. So ano ang karamdaman mo noon? Yung ano, bigla na lang sumakit ang tiyan ko. Grabe, parang mamamatay na ako sa sakit ng tiyan. Tapos yun na lang, prayer lang. Tapos yung anak ko, di rin makatiis. Naghahanap ng albularyo. Tinapalan ako ng mga dahon-dahon ng atis. Atis. Wala kang habak nung una. Ating binigyan po ako ng ano, ng pangontra. Pangontra. Opo. Ano yung pangontra? Prayer? Orasyon? Ano? Prayer. Or meron bang isusuot sa'yo? Nakabalot na pula. Tapos yung daw ay susuot. Nakabalot na pula. Yung habak yun. Habak ko yung Father. So, wala naman nangyari, Father. Yung mga paglapit ko sa albularyo. Ilang albularyo? Parang lalong lumala noon. Ilang albularyo kaya yung nalapitan mo? Mga tatlong albularyo lang mga nalapitan. Tatlong albularyo. So, and then, ano pa yung naramdaman mo? Yung mga sakit mo na naramdaman sa iyong katawan? Bukod doon, parang, itong huli na naramdaman, Father. Before, yung nawala yun, yung paglaki ng tiyan ko, umihi ako ng may dugo, punta rin ako sa doktor, wala rin makita. Pangalawa yun, pangalawang atake na naman uli sa akin yun. O, wala rin sila makita ng findings yung doktor. Before pa yun, parang inalagaan talaga ako, Father. So,
years ang ano ang pag-alaga sa akin. Umabot na siguro mga 17 years hanggang sa ngayon. Inalagaan talaga ako. Oh. Inalagaan? Oo, sa talaga. Inalagaan ako ng may maingit sa akin. So, nag-grabe talaga. Pero, so, pabalik-balik to ang sakit opo, mo. Opo. 17 years. Sa 17 years, yun ang ano. Pero ito na yung grabe na nun. Atake. O, atake. Nung ay, hindi ka makatulog, di ba? Opo. Yun yung grabe na. Itong March, ito na yung grabe. Nung March, before mag-Holy Week, hindi ako makatulog, hindi ako makakain. Ang daming hangin. Nagtataka na yung mga anak ko. Sabi nila, Mama, magpa-check up ka sa doktor. Baka may ano may nararamdaman ka. Sabi ko sa kanila, wala akong sakit. Ang sakit ko lang, hindi ako makatulog, hindi ako makakain, insomnia. Puno ng hangin. Puno yung hangin ang tiyan mo. Puno ng hangin. Puno-puno ng hangin. So, wala kang ganas kumain? Opo. Gatas lang. Fresh milk. Binibigyan ako ng mga anak ko. Tapos, yun lang ang kakainin mo. Tapos, maglaga ko ng talbos ng kamote para lang hindi bumaba yung dugo ko. Mag-adobo ng atay. Yun lang, para mag-ano lang ako, para makarecover ako. Pero sa awa ng Diyos. So, pumayat ka lang. Pumayat talaga, Father, pagdating ko dito. Lubog na lubog yung mukha ko. So, nag-decide ako na, sabi ko to sa mga anak ko, hindi niyo ako paniwalaan, sabi ko lang ganun. Ako ang nakakaramdam sa sarili ko eh. Ilang beses na ako punta sa doktor, bigyan ako ng gamot, I'll take melatonin, para please, para pampatulog. Pero hindi pa rin tumatalab. Hindi talaga siya tumatalab. Tapos binigyan din ako ng vitamins si Father. Si Father Rick. Ate, ito, inumin mong vitamins, makakatulong sa'yo. Hindi talaga rin ako makakatulog. So, hindi makatulong. Meaning nun? Hindi ka talaga literal makatulong? Kahit isang oras? Hindi talaga, Father. The whole night, hindi ako makatulong. Tapos sa araw pa rin, hindi pa rin ang makatulog. Eh, isang oras? Eh, hindi, Father. Kaya nagtataka ako, ano ba ito? Bakit? Pero malakas ka. Siguro dahil sa nagsiserve ako kay Lord, kaya binibigyan ako ng lakas ng Panginoon. Yes, kapit lang talaga ako kay Lord. Kapag ako hindi makatulog ng isang araw, ang pagod ko. Oo, Father. Pero ilang taon ito na hindi ka makatulog? Bali, 3 months. Ito lang, nung nag-start lang. 3 months before na mag-huli with Father. 3 months? 3 months, itong March. Nag-start ako ng March. So, habang kwan, kahit na hindi ako nakakatulog, talagang pinahawakan ko sa Panginoon na ano man mangyari, Lord, maglilingkod ako sa'yo, ibigay ko yung buhay ko sa'yo. Ikaw na bahala sa akin, sabi ko. Kaya talagang, napakabait ng Panginoon, hindi ako pinabayaan. Talaga. Oo, talaga. Yun lang ang talagang, makakatulong sa akin, si Lord lang talaga. Kaya, amen. So, and then, nag-start ako sa nag-pray ako Father na, Lord, bigyan mo ako isang exorcism priest kasi marami na akong pinuntahan. Wala talaga akong nakakausap, wala akong way na mapupuntahan. So I decide na, nag-pray ako doon sa chapel namin sa airport. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman akong exorcism priest na tutulong sa akin, na makakatulong sa sitwasyon ko. Gamitin mo siyang instrumento para makalaya na ako sa sitwasyon kong ito. And then, at ulong week na yun, nung nag-pray ako, nakita ko kayo sa YouTube. Yes, nakita ko sa YouTube. So, marami nagtitestimony sa inyo, sa mga sacramentals, yung mga pinagaling. Kaya, tuwang-tuwa ako that time na nakita ko kayo sa YouTube. Kaya, nag-decide ako sa mga anak ko na kuha nila ako ng ticket, pupunta rito. So, kinuha ko yung address. Tapos, tsaka pumunta ako dito. Inatid ako ng anak ko nung time na yun. Kaya, kala ko time na yun talaga, Father, mamamatay na ako. Kasi nag-Station of the Cross kami. Nanghihina ako, pero nanghihina na ako talaga. Kasi wala akong tulog, biro mo. Hindi ako nakakatulog. Pero For 3 months, Father. Nakakatulog ako. Halimbawa, mga 2 araw na hindi ako nakatulog. The other day, iinom ako ng melatonin. Nakatulog ka? Nakakatulog ako. Tapos sa susunod na araw na naman, hindi na naman uli ko makatulog. And then, iinom naman uli ko ng melatonin, mga after 2 days uli. Yun ang naging karanasan ko sa mga
nangyari sa akin sa ganitong sitwasyon kong ito. Kaya talagang naniniwala talaga ako yung may kulang-kulang talaga kasi... Pero may lalabas na yun sa katawan mo? Ano yung lalabas yung anong sa father, katawan? Yung malapot na laway. Sa katawan mo sa... Pag nagsuka ako. Magsuka ka. Mm-hmm. Malapot na malapot. Yun yun yung hindi ako nakakain kasi parang hindi ko alam kung laso ko. Kung ano yung nilalagay sa akin. Pero that time na nanonood ako sa inyo sa YouTube, nag-publish ako ng mga sacramentals. So, malaking tulong sa akin. Nagsusuka ako na ilalabas ko yung mga ano. Inumin mo? Oo, iniinom ko yung mga holy water. Hindi mo, anong pakiramdam mo kapag iinumin mo yung holy exercise sacramentals? Ano? Nasusuka ako, Father, tapos na ilalabas ko yung ano. Yun, yung malapot na laway. After sa pag... Sa pag-inom. Oh, Ano maramdaman mo? Ano? Na-relieve ka ba? Oo, basta pag nailabas ko yun, yung suka ko, at saka medyo ako nahimasmasan yung sikmura ko. Nawawala yung hangin. Pero may mga insekto bang lalabas? Mga buhangin? Wala naman, wala. Father. Yung ulo ko parang akala mo pinapako. Ang daming mga pako sa ulo. Yun lang ang ano. Tapos yung mata, may buhangin. May buhangin. Tapos so, yung tayo may maingay. Nakatusok na sa ulo mo, may nakatusok na mga pako. Pako. Mga ilan kaya? Ay, hindi, marami daw, Father. Marami. Tapos yung feel mata. Feel mo. Oh, feel na feel ko, Father. Yung mata, mga buhangin. Buhangin, tapos isang tayo ko. Yung tayo mo. Maingay siya. Maingay. Ngayon, kumusta na? So, may unti-unti lumalabas yung buhangin. Ah, may lalabas na buhangin pag nilalagyan sa mata ko ng mo. Oil. Yun. Pero walang insekto. Wala akong insekto, Father. Dito, sabi mo, nung una, may nakatusok. Ilang buwan yun? Nakatusok? Ito lang, Father. Nung bago start lang. Ako ng March. Sa March lang? Ito lang, nung March. Pero ngayon, kumusta na yung ulo mo? Ay, malaking pagbabago. Nawala yung sakit ng ulo. May tumutusok pa rin? Wala na po. Mm-hmm. Basta, may isa pa. Isang pako na tira. Eto, dito, puro mga tusok ng mga karayom. mga karayom dito sa aking May karayom pa? Wala na akong nararamdaman ng masakit, Father. Puno na. Kaya laki ng pagbabago. Minsan, dumadaan tayo talaga sa... Ang pako, ha? sa ulo niya. Grabe. Ano yung so, maingay dito sa tainga mo? May kunti pa. Meron pa. Okay. Yun lang ang natira. Mm-hmm. So, yung pako sa ulo mo, wala na. Wala na. Yung, ito na lang, nasa maingay. Maingay. Maingay po. Disco. Maingay. Music? Siguro, Father, ayaw ko anong... Hindi mo ma-describe ang ingay. Hindi ko kung anong ingay ng... Ingay siguro ng... Malakas pa rin. Insekto or what? Hindi ko alam po ano. Malakas pa rin? Malakas pa rin, Father. Yan ang natili ngayon. Mm-hmm. So, si Nanay Dolores ay patuloy pa natin binibigyan ng series of deliverance. Pero uwi siya ngayon. Anong oras ang pag-uwi mo? Tomorrow, Father. Tomorrow. Pero tinuruan natin siya mag-self-deliverance. Dahil, minsan-minsan ay babalik siya dito. Mm-hmm. By the way, mag-react pa siya. Dahil sinapian talaga siya ng maraming demonyo. Sampo yata, Father. No? Sampo, naalala mo. No? Sampo. Sampong demonyo ang nakapasok sa kanyang katawan. Pero mag-react pa rin siya hanggang ngayon. Pero yung, alam nyo, yung sinasabi niya, nakakain ka na ba? Kumusta mo yung pagkain mo? Dahil gatas lang yung iinumin mo, di ba? Hindi ako masyadong na... Ngayon, alakas na akong kumain. Tumaba na ako ngayon. At yung tulog mo? Okay na po. Okay na. So, yan ang improvement sa kanya kahit may mga sapi pa na nagtira. No? Pero, by the way, yung healing secondary lang po yun. Yung liberation from the unclean spirit, secondary lang po yun. Hindi po yun ang central reason why Jesus established this ministry. The primary reason is gradual conversion, day-to-day conversion natin. Okay. At araw-araw na din magsamba si Nanay, you know? Oo, kasi tuloy-tuloy pa rin ang pagsaserbo kay Lord. Amen. Yan ang pangako po sa Kanya. Habang malakas pa may buhay, maglingkod tayo sa Panginoon. Mm. Pero time talaga na dumadal tayo sa pagsubok.
Hindi ko akalain na darami tayo sa pagsubok. Lahat naman tayo dadaan sa pagsubok. Katulad ni Job, dumaan siya sa pagsubok. Yes. Kahit tapat siya sa Panginoon. Amen. Kaya huwag tayo mawala ng pag-asa. Lahat Amen. Tayo dadaan sa pagsubok. Umapit lang tayo sa Panginoon. Siya lang ang makakapagligtas sa atin. Wala nang iba. Wala nang iba. Salamat, Nanay Dolores. Ha? Ano pa i-apelido mo, Nay? Landicho. 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 Ano yan? Parang hindi yan Pilipino, ha? Landicho. Landicho. Parang inchik? Oo. Inchik ba yan, Nay? Hindi po. Ah, Pinoy talaga? Oo, Landicho. Landicho. So, ang masasabi ko lang sa mga nanonood ngayon, papasalamat ako sa una sa Panginoon. Mm. Siya ang nagbibigay ng lakas sa akin. Amen. Ginamit si Father Darwin. Pangalawa, si Father Darwin. Nagpapasalamat ako sa kanya dahil marami siyang taong natutulungan. Katulad namin na may mga problema na hindi kaya ng solusyonan ng doktor. So, napakabuti ng Diyos at nandiyan ka, Father. Bigyan ka pa ng mahabang buhay. Bigyan ng kalakasan, kalusugan. Dahil ang dami-dami talagang natutulungan ni Father na na para talaga na-shock ako nang pumunta ko dito sa office na from Thursday to Sunday, punong-puto talaga yung office of exorcism. Kaya, healing ako po. Exorcism. At pasalamat din tayo sa mga kaparihan na tumutulong natin na magbigay sa kanila ng sacraments. Kaya kung ako lang, hindi ko kaya. Opo. Salamat po sa inyo, mga nasa ministry. Pero ongoing pa ang ating deliverance ni Nanay. Hindi pa siya completely liberated, hindi pa din completely healed. Pero yung conversion sa kanya ay malaki. No? At lagi niyang dinadasal yung mga taong gumagawa sa kanya ng kasamaan, curses. Dahil din ang gusto ng Diyos eh, prayer and blessing for them. Okay. For those people who persecuted us. Okay. So, yan lang ang ginagawa natin. We just follow the way of Jesus. We never create our own ways. No? Sa pamagitan ng kanyang simbahan, nagabayan tayo. Okay. So, yung inang simbahan natin, yun po ang visible and concrete expression of God's love to His people. Kaya nga, huwag kayong lipat. Huwag niyong iwanan ang simbahan na tatag ng ating Panginoon. Dahil yan po ang madama natin concretely, absolutely, the love and compassion of our dear Lord. No? Okay. So patuloy lang tayo. May idadagdag ka pa, Nay? Ang masasabi ko lang, huwag tayo makalimot sa Panginoon. Amen. Ibigay natin ating buhay sa Kanya habang tayo malakas pa. Amen. Ibigay natin yung oras natin sa Kanya. Kahit sa pagsimba lang sa Sunday, huwag tayo lagi nagtatrabaho. Yun ang pinaka-importante. Ang Diyos lang ang makakatulong sa atin sa mga problema natin. Kaya, Talaga. And then sa mga kabataan ngayon ay na wala ng panahon sa Diyos, hindi na naniniwala sa Diyos, anong advice mo sa kanila? Ay, maglingkod tayo sa kay Lord. Alam mo, Father, yung mga sakristan namin, nung nag-serve sila kay Lord, nagkatrabaho na silang lahat. Kaya kulang kami ngayon ng sakristan. Yung ginagampanan ng sakristan, ginagawa rin namin. Kaya mag-serve tayo kay Lord. Habang malakas pa. At saka nung nag-serve ako kay Lord talaga, a blessing yung mga anak ko, na-promote sila sa kanilang mga trabaho. Oo, talaga. Blessing talaga. Kumusta na yung mga anak mo? Nabalitaan mo na sila? Okay. Sa kalagayan mo ngayon. Opo. Ano naman yung reaction ng mga bata mo? Mabuti naman, mama, sabi niya, tumaba ka na. Mm. Baka nakakatulog ka na. O sabi niya sa akin. Opo, mama, sabi sa akin. Mm. Natutuwa na yung natutuwa na sila sa akin. Opo. Dahil malaki yung... Ilang araw ka na dito? June 3 ako dumating. June 3. Opo. Yeah. June 3. And then... Malapit na isang buwan. Isang buwan na. Kasi lagi kayong busy, Father, kaya... Ngayon ko lang kayo na kakasama. Dahil lagi po kayong busy. From time to time, may nasa Iloilo yata kay Father. May solemn exorcism. Ilang beses tayo nag-solemn sa'yo? Tatlo ba? Tatlo, Father. At ngayon mag-solemn ako sa kanya dahil uuwi siya. Pag siya uuwi, mag-solemn ako ngayon.
Pero mag-react pa rin ito, no? Mm-hmm. Si Pastor Ria naka-experience, no? Opo. Kahapon, at meron din siya mga realization, no? Pero ngayon may blessing pa tayo, pero solemn deliverance pa ako ni Nanay. So maraming salamat po sa inyo at mag-tour din kami with anong oras ka? Aalis? Tomorrow pa? Sa gabi, Father. Sa gabi? Opo. Sige. Sa gabi pa? Opo. So bukas na lang ng umaga kita i-solid. Oh, pwede rin, Father. After sa misa. Ako na lang umihi sa bukas. Oh, sige po, okay Father. Okay lang po, Father. So bukas na lang. Kay alas 9 yung blessing ko. Lapit na. So, Nay, salamat na ka-inspire ka. Your test is your testimony. Yes, Father. Ulitin ko, your test is your testimony. Yes. So, yung mga pagsubok ninyo, sa mga nakikinig ngayon, sa mga kabataan, ang mga pagsubok natin, your test will become your testimony. Gagamitin ng niyang Diyos para marami tayong ma-inspire na tagapakinig natin, tagasunod sa ating programa. Amen. No? Amen. So, kasama natin si Karen, no, yung in-interview natin. So, madami na din nanood sa iyong interview, Karen. At sa pamagitan nito, dadami pa yung mga taong maabot natin. May nagchat-chat. Sige, dito ka. Anong chat? May nagchat-chat daw sa kanya. Dito. Ano yung chat? Hi, good morning everyone. Kasi yung friend, yung pamangin ko kasi kagabi, Father, na chat sa akin na papaturo daw mag-rosary. Kasi na-amaze sila how powerful the rosary is. Wow. You know, so, And then yung pare mo? Huh? Ay, wala. Tapos yung mga pinsan ko, nagsabi nila kahapon, ano, kasi manalaw sila palagi. Yes. Eucharist. Grabe. Yung kapatid mo, kumusta na ngayon? Ano, nag-dry na yung ano niya, tapos di na siya masyado. Medyo nakakalakad na siya, tapos medyo balik-balik na yung mukha. Baka bukas, isama mo siya bukas. After mass, silang dalawa. Okay. O kung may oras pa ako, isali kita. No? Mm-hmm. So dahil silang dalawa mga kapatid, hindi pa completely liberated. Okay. Mag-react pa sila, literal mag-react pa sila. Magsasalita yung mga demonyo sa katawan. Tapos kagabi pa na, Father, kung ano matay na ako kagabi. Bakit? Kasi naras na naman ako. Yung parang hinasakal ako. Hinasakal. Kasi hindi pa ako makakatulog. Start mo activate. Tapos, so kagabi start ng regular sila? Yung parang sinasakal ka, tapos yung dito, tapos yung dito, ilong ko, tsaka bibig ko. Para talaga hindi na ako huminga. Tapos unti-unti ko naramdaman na wala na akong hininga. Ano na naman, parang may nag-flash na naman sa akin na yun, Mary. Kasi nga, ano kasi parang tawag nito, binablock ka nila ba para hindi ka makapag-pray, pero parang may force talaga na malakas na. Si Mama Mary talaga. Oo, yung Hail Mary. Hail Mary, full of grace pa lang yung nasabi ko. Para mablanko yung isip mo. Para mablanko. Kasi wala, parang ina-accept mo na yung sitwasyon na ito na talaga. Magabi, pwede na naman ako. Sige, bukas. Si Mama Mary talaga. Grabe si Mama Mary. yung your test will become your testimony, no? At dublihin niyo yung pananalig, huwag kayong matakot. Dahil God is Emmanuel. Yes, Father. Emmanuel, God is with us. Yes. Isama natin siya lagi. At itong experience ninyo araw-araw, dahil panay iharas pa sila. No? Kaya nga, in-empower natin sila to do self-deliverance. Yes. Dahil ang Diyos ay kasama natin bawat sulok ng mundo. Amen. Yes, Father Darwin, hindi nyo kasama lagi. Eh. Limited lang. Kung nandito ako sa parto ko, wala ako sa office. So, maraming mga realization sila mga kapatid sa mga haras ng demonyo. Spiritual warfare po ito. Digmaan po ito. So, imposible naman hindi kayo masugatan. Hindi tayo masugatan. Kung hindi ka nasugatan sa digmaan ito, nasa office ka lang. Yeah, official wala ka lang. Wala ka sa field, no? Pero kayo, ngayon, nasa field kayo. Oo, nasa field. So, in-empower natin sila how to do, how to protect themselves, how to protect your family circle as well. Dahil kung hindi ka na maharas ng demonyo, posible yung family members mo. So, let us join together, let us commune together in embracing the sacrament of Christ in
practicing and using the sacramentals of the church. Yan po. Amen. Yung pamangkin mo, nagpaturo ng rosaryo na. Yung chahin daw niya. Chahin. Kita si Bibi, kagabi kasi sabi niya, ta, pinapanood nila yung, alam mo, testimony ganyan, na-amaze daw sa rosary, tapos machachap ko sa akin paano. Mm, that's kasi good. Okay. No, kasi pinsan ko, kasi yung pinsan ko kasi yun ako, o apat na lang kasi kami, di ba, dalawang kapatid sa rin. Sa dalawang pinsan ko, sabi niya na, parang starting the day car. So maraming salamat, very inspiring kahit sinasakal siya kagabi. Akala ko katapusan. Sinisave siya ng ni Mama Mary. Parang nire-ready ko na lang yung sarili. Through, hindi basta-basta yun. Yan ang karanasan niya, hindi ko ma-question niya. Amazing talaga si Mama Mary. Ilang beses na tries na siguro. Start na nag-reveal. Tries, pati apat pa yun. Kailan nag-reveal yung demon? Last week na Miyerkules. Last week pa. Tapos sinulim ako. Bukas isusulim na lang kita. So, yan mga kapatid, no? Marami akong pasyente dito. Bukas, day off, pero magsulim ako sa kanila. At pupuntahan natin si Father Julius Asukan. Bukas po, dahil isa din siyang pare na naging ganap na exorcist at very interested sa ministry ito. So, yung mga pare na gusto, walang tigil na isi-share natin yung paraan ng simbahan. Hindi paraan ni Father Darwin, wala naman akong paraan. Yung kasalanan ko lang ang akin, wala nang iba. Amen! Amen. Maraming salamat, Nanay Dolores, Amen. Sister Karen. Si Nanay Dolores ay isang airline security, one of the airline securities. Nagtatrabaho siya sa airline security sa airport sa NAIA. At retired na siya. Kahit retired na siya, hindi pa rin siya nagretiro sa Panginoon. No? At si Karen ay isang guro. On leave kasi, Ma'am Karen, no? On leave. And then, anytime makabalikan sa pagtatrabaho. At i-greet mo yung darling mo. Hi, love. Good morning. Ano pangalan ng love mo? Si Tatang. Si Tatang? Ano pangalan ng Tatang? Jose Chas Junior. Jose Junior. At yung darling mo? Nanay. Single ni single na. No? Yung mga anak ko, si Jason. Si Catherine, si Richard, si Alice Faye, saka si Rismond, at saka si Father Rick. Pare, Father Winston. Winston ka ba rin? Winston Margate. Pare, ninyo. Salamat po din sa inyo, Father, sa pagpipray ninyo sa akin. Sino mo ang greet ko, pabalik na ako sa ano, mag-serve na ako, Father. Namiss ko na mag-serve. Yes, no? At Karen, meron ka pang i-greet? Friend ko, si Mara, tsaka si Mom Points, Mary Rose, lahat na nagpipray sa akin na pumalik. So, bukas ha, mag-deliverance tayo bukas sa inyo. Opo. Dahil hapon ka pa, yung flight mo, gabi pa. So, Fighting Maria, the tax of TV with a humble heart. God bless po.